Hi, good morning. Welcome to our show, The Real Talk Row na Row. Ang bisita po natin ngayon ay isang ina, may dalawa siyang anak, isa rin siyang matalino, masipag at matatag sa pananaw sa pagdating sa pamumuhay. Kahit anong hirap, anong dinanas nilang hirap sa kanilang buhay, kinaya niya. Believe ako dito sa babaeng ito. Kaya huwag na nating patatagalin. I-welcome natin si Aiza Marie Alamon Estrella. Hello. Hi, Ais. Welcome sa Real Talk. Hello. Good Kamusta? Morning. Kamusta ang buhay natin? Hello, Ate Rhea. Maaari mo ba isalaysay ang iyong buhay noon sa dalaga ka pa? Huwag kang umiyak, ha? Okay, una sa lahat, I want to greet everyone. Hello, mga Ka-Real Talk. And Ate Rhea, thank you for inviting me sa The Real Talk, for interviewing me now. So, ako si Aiza Marie Alamon Estrella. Na-introduce na ako ni Ate. So, galing ako sa isang pamilya na, actually, my dad ay, nasa military before. And yung mom ko ay isang teacher, tapos naging housewife na din siya. Mm. Then, tatlo kami magkakapatid. I have two brothers. I am the youngest. Tapos, well, mga professionals na din sila ngayon. We're living separately na din because I have my sariling pamilya na din sila. And then, during my childhood days, well-provided ako, well-sheltered talaga. And parang ako talaga ang apple of an eye sa pamilya, especially ni Papa at ni Mama. And mayaman before. Tapos, problema lang until nakapag-graduate din ako sa mga, school? Oh, okay. Nag-graduate ako sa elementary to high school from Corpus Christi, dyan sa Makasandig. And then, I went to college sa Calayan College. So, nag-cross-reg din ako sa UP Diliman, especially doon nagtuturo yung isang brother ko. Mm. Mm. So, pinag-graduate niya lang ako para mag-transfer na kami dito. And the reason why nag-decide ako after ng high school, nag-decide ako to study in college sa Manila, knowing that Manila is hindi siya ganun kadali doon, especially the lifestyle, the livelihood. Mahirap talaga kung sumugal ka doon, especially kung wala kang pera talaga. Mm. So, the reason why na pumunta ako doon para mag-school, dahil namatay yung dad ko, kasi may ka-cancer siya nung grade 4 ako sa lungs. So, pabalik-balik din ako noon sa grade 4 ako, pabalik-balik ako ng Manila dahil sa St. Luke siya na hospital. Minsan doon sa camp, sa Bonifacio, sa port. Tapos, doon. So, nagpapacheck up siya doon. Kasi nandun talaga lahat ng mga specialist eh. So, sa Manila. So, inaano siya doon. Parang, nire-refer talaga siya doon sa mga hospitals dito. Kasi, polymedic talaga yung dito pa noon. Mm-hmm. Wala pa masyado si Madonna. So, sa polymedic pa talaga. So, doon. And, after that, si Mama. So, nasa
stage kami na siya. Parang sa breast cancer naman si Mama before ako graduate ng high school. So, yun talaga yung na decided talaga ako na doon na lang muna ako para hindi ko ma-remember lahat, para unti-unti makaka-recover ako sa pagkawala nila. Ah, para iniiwasan mo yung mga memories mo. Yes. Okay. Especially na nandyan ako sa bahay, so ako kasi nag-alaga kay Mama during the time nga nagsasuffer siya sa breast cancer. Kasi ayaw niya na magpagamot talaga. Kasi tinago niya yung sakit niya in 5 years. Oh? Tinago niya talaga yung bukol sa breast niya. So, gusto ng doctor na tanggalin. Pero sabi ni Mama, wag na lang. Kasi baka mapadali pa daw ang buhay niya. Doon, so that's why I decided to study in Manila with my brother. So siya yung sumuporta sa akin with the help din ng pension, kasi na-transfer na din sa amin, sa especially sa akin yung money para makapagpatuloy ako ng pag-aaral. So yun. Pagdating nyo sa Manila, lahat kayo nandun na sa Manila? No, kasama ko lang si yung second brother ko. Tapos yung eldest namin, nandito lang. Mm. So, nagkahiwalay talaga kami. Pagdating sa Manila, iba na naman yung iba naman yung pamumuhay nyo. Iba naman yung parabang yung landa, yung tatahakin yung mga journey sa buhay ninyo. Ano, pagdating mo sa Manila, ano naman yung journey mo doon bilang isang college student? Yes. Nung dumating ako doon sa Manila, so, ako kasi, so, I was 18 years old. I think 17 nung dumating ako. Pero, laking yaya talaga ako from yaya, kasi madaming strikers si Papa during sa active pa siya sa military. So, sa military, marami kaming mga kasambahay, like yayo, yaya, so, ganun. And then, nung time na dumating na ako dun, na-shock si Kuya. Dahil hindi alam na sister niya ako. Hindi ko alam mag-saing. Even sa kaldero or sa rice cooker. So, parang, well, nagulat siya, of course. Kasi, 17 ako, hindi pa ako marunong magsaing. Lalo na, hindi ako marunong magluto. Oh. Oo, ng mga ano. So, delata lang, ganun. And, kasi, laking yayo. Tapos, nung time na maliit ako, gusto kong matuto, pumunta ako sa kitchen. Napalis ako ng mama ko. Sabihin niya, "Uy, wag ka dito kasi baka masira mabasag mo yung mga pinggan." Ganun. So, even to wash my clothes, hindi ko talaga alam. I don't know how to use the washing machine. Ganun. Yun. So, parang kawawa naman to. Pero, with the help of Kuya, tinay niya ako dun. Yung ano ko din, after that, when I started na talaga sa schooling ko po, I was grateful na doon ako sa school na nag-start, kasi marami akong na-meet na mga mga friend. Though hindi talaga ako marunong pa magsalita in Filipino. Kasi Bisaya, parang ang hirap talaga. Parang sinasabi nila na, amang, ganun. Ang hirap talaga, especially, communicate. Yes, especially to express yourself. Mahirap talaga, especially kung nasa class, you have to use English, ganun. Kasi mahirap talaga magsalita ng Tagalog. Tapos, na-meet ko yung mga friends ko. And then classmates ko at the same time na parang na-shock sila, probinsyana ako, pero dahil parang
hindi na sila nagulat kasi hindi talaga ako marunong mag-Tagalog. Yes or no pa yung ano ko, yung sinasabi ko. Yes, you know, ano, ah, ganun lang talaga. So back then, grabe talaga yung nangyari sa journey ko kasi I was influenced by other, parang hindi na mabuti. Doon ako natuto talaga mag-inom, ganun, minom ng hindi lang tubig. sabot-saring mga ano, like beer, mga hard drinks. Ay, grabe yung party namin doon sa Manila. Tapos, umuwi ako ng date. Tapos, hindi ako, as minsan, hindi ako nakaka-uwi. So, mga 3 to 7 days, hindi ako umuwi. Tapos, nag-aalala yung kuya ko. Pag may out of town si kuya, di talaga ako uwi. Lasing lang ako pa dati. Pero, ako lang yung tao, ako lang yung kaibigan nila na nag-aaral during our drinking sessions. Kaya, parang ako yung nauna talagang graduate sa barkada namin. Mabuti naman na hindi ka hindi ka nagpa-influence sa ano sa pag-cutting class, pag hindi pagtapos sa pag-aaral kasi maraming kadalasan kasi sa mga ganyan hindi na makapagtapos ng pag-aaral, di ba? Dahil lang sa bisyo. Kaya ikaw mabuti at napagpatuloy mo din. Sa time na yun, iniisip ko kasi na sinabihan ako na may ultimatum ako sa kuya ko na kay before hindi ko alam kung anong course yung kukunin ko. Tapos sabi niya, what do you want to do in your life? What do you want to become? So sabi ko, I want to serve the public or the person who needs help. Ganun. Yun yung sinabi ko. So sabi niya, parang sa sinabi mo, parang may connection sa public administration. So, I took the course na public administration talaga. So, ang ginawa ko dun, pinagpatuloy ko yung pag-school ko dun. And then, binigyan niya ako na 4 years lang talaga. Then, kung i-extend ka pa ng 4 years, hindi mo natapos yung curriculum mo, ikaw na bahala sa sarili mo. So, yung kurso na gusto mo. Mm-mm. So, sinabihan niya ako doon, if you go beyond 4 years, you have to sustain by yourself. Kasi 4 years lang talaga yung pension. Kasi cut off na siya when I get to 21 years old. So, yun yung ultimatum ni Kuya. So, ako, kahit ano, gusto ko mag-enjoy, gusto ko uminom lahat. Even, napasok ko na din yung marijuana. Kinain ko yung marijuana, tsaka, ngayon, yosi ko, and I smoke a lot. Grabe talaga. Grabe yung yosi ko dun. From menthol to red, ganun. So, malakas na ako mag-sigarilyo nun. Kung mag-iinuman kami, nakakaubos ako ng 1 to 2 packs a day. Grabe. Grabe talaga. So, sunog talaga yung ano ko, yung lips ko. Tapos, yung ganito, yung fingers ko, may yellow talaga dyan. Sabi nila, nicotine na daw yan. Kasi patay sindi ako eh. Hindi pa alam ni kuya, ng mga kuya ko na gagano'n ako. E, paano ka upuwi ka sa inyo? Tapos, nakainom ka? Or ano, yung bango mo parang sigarilyo yun. Mas, may perfume ako, may alcohol. Kompleto talaga, Ricados yung mga pabango ko. Kaya hindi niya malaman. At sometimes, pag papasok ako, wala siya na sa kwarto kasi busy din siya sa mga ginagawa niya. So, yun yung mga journey ko nung time na nandun ako. Pero hindi ko talaga pinapabayaan yung pag-aaral ko. Unlike sa kung nanonood man yung mga friends and college friends ko, alam niyo kung anong ginagawa ko while we are drinking nung time na yun. So, nag-aaral talaga ako. Even, may time pa nga na sabi nila kasi na
na-perfect ko yung exam ko sa PolSci. Major ko kasi yun, sabi nila. Kasi essay. Ah, hindi yun ikaw. Si Fundador yun. Binaganon nila ako. Hindi ikaw yung nakapasa. Si Fundador yung nag-answer. Hindi ikaw. Kasi nag-aaral ako while nag-iinuman kami. Tapos kinabukasan, diretso na ako sa sa exam. Oh, mabuti naman pumasok sa isip mo na yung pinag-aaralan mo. Mm-mm, yes. Well, kasi mas nag-work yung isip ko pag may alcohol. Ah, ganun. Mm. So na dahil na perfect ako sa exam dahil sa pag-inom ko. So parang ni lifestyle ko na siya. Parang consistent ako umiinom habang may exam ako upcoming. So ganun. Hindi pa nagtaka yung mga teachers mo bakit palagi kang perfect? Hindi. Hindi naman. Actually, na may time din na umiinom kami ng gin Sprite during our film showing sa hindi naman siya masyadong halata dahil parang tubig lang siya sa bottle. Okay. So, well, pero pag labas namin from the classroom, makikita talaga yung piste namin pulang-pula. Oh. So, feeling, pag ginaganon kami, sinasabi lang namin, well, mistisa lang ako. Ano ba? Kasi yun yung madala namin. Pero, sure na, alam na nila yun na ganun. Hindi naman kami na nahalata. Pero, kasi chill lang talaga yung school namin, yung schoolmates din namin doon. So, okay lang talaga lahat. So, yun yung sinasabi ko na grateful din ako na nakapag-tapos ako doon. Okay. Sa pagpatuloy ng pag-aaral mo, mabuti naman natapos mo yun sa yung parang deadline ng kuya mo na 4 years lang. Pagkatapos nun, nakagraduate ka talaga. Yes. Yung kursong gusto mo. Mm-hmm. Okay. Mabuti naman at nakagraduate, no? Hindi nakapag, kasi may ibang estudyante na hindi nakagraduate dahil lang sa alak. No? Yes. I'd like to add pala yung those sems na inano ko may time din na dinslist din ako. Yun talaga yung nakapag talaga sa alak. Kasi na-shock sila yung na-dinslist ko. Kasi anong kasalanan mo? Isa nabansagan ako sa school na drink Walking Red Horse. Kasi, parang, I love to drink beer talaga, especially si Red Horse. Halos memorize ko pa yung nasa back niya, nasa bottle, parang palatang makabayan sa ano ba. So, yun yung memorize namin. Then, yung time na yun, so, na-dinsless ako for 3 times ata yun. Yun. Na, kasi, well, simple pa naman yung subjects. Yabang! Minors pa kasi yung mga subjects ko nun. May majors naman, pero hindi pa talaga. Mga prerequisites pa lang nun. Mm. So, parang na-inspire ako na, na-dinsdis ako nitong SEM. So, parang, I will continue my life sa drinking. So, I can continue yung grades ko na at ma-dins list ako. So, yun yung mga, ko. Kaya, ngayon, marirealize ko talaga nga, hindi talaga, wrong talaga yung ginawa ko. Yun. So, narealize ko lahat na mali talaga yung, na-enjoy ko naman. Yun lang yung parang brighter side na ang ginawa ko. And then, nung time na nag-work na ako sa isang hotel, yun yung first work ko. Same pa rin yung bisyo ko, andyan pa rin kasi may pera ako. Sariling pera ko to. So, sariling kayod ko to, wala namang profession. Pero na think ko din na parang, what if parehas ako ni Papa, ganun. Oh. Tapos wala pa akong pamilya, ganun. So, or even ni Mama. Dati kasi, hindi pa matured yung isip mo. Mm. Kaya, waldas ka na lang waldas. Mm. Pero
parang namulat ka na sa hirap, yung nagtrabaho ka na. Yung nagtrabaho na din ako, especially, nung nandun na talaga yung panganay ko, yung eldest. During doon, 27 ako ng anak ng eldest ko. Then, nagkahiwalay kami ng papa niya. Pero hindi kami kasal noon ng papa niya. Tapos, parang hindi kami nakakaintindihan kasi sobrang seloso niya. And then, nag-iinom pa rin kami, ganun. So, yung papa ng anak mo una, barkada mo o hindi? Hindi. Ano siya, na-meet ko sa hotel, sa work ko. Ah, okay. Tapos, ano lang, parang 6 months pa lang kami, ganun. Oh, tapos, na sa sobrang selos, yan, nabuntis ako, tapos, well, we stayed for a year or two, tapos nagkahiwalay kami. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng yaya, then, well, galit na galit yung mga kuya ko. Ayun, yung isa gusto ipakasal ako, pero yung isa hindi. So, dun, thankful din ako nga na hindi ako nakapag-decide na magpakasal dun. And then, as years na dumaan, na dumating si yung husband ko now. Tapos, we decided to have a baby after 6 years. Kasi parang na-trauma ako nung time. Yung first. Parang hindi pa ako parang kampante na ayun, ito na yun, ganun. So, mahirap yung ganun kasi wala nang guidance. Iba pa rin talaga kung andyan yung parents mo. Mahirap talaga na yung hindi na, wala naman talagang rewind sa life. So, at least kung sa mga anak ko, alam ko talaga kung paano na sila i-handle. Pero nasa kanila na lang talaga yun. So, may natutunan ka na sa past mo na kailangan i-value lahat yung mga ginagawa. Kasi na lumaki ka sa prinsesa, tapos nakalabas ka dahil wala na yung mama at papa mo. Ganun yung siguro parang epekto ba sa pamilya na wala na yung mga parents mo, kayo na lang magkapatid ang natira. So ganun yung pagdating ng husband mo, ano naman yung para bang struggle sa buhay kasi iba na namang stage yun. Iba kasi yung sa single ka pa, ngayong nandyan na yung husband mo. Kasi hindi natin alam yung mga struggle ng marriage. So, nung time na we decided to get married, yun yung time na parang may nahirapan talaga kami. Sabi nila na kung di kayo magpapakasal, wala kayong blessing, walang ano. Pero hindi ko na-expect na mas grabe pala yung struggle pag nasa parang married life na talaga. So, sa akin, before, parang parehas kami may bisyo, like, ako, grabe ako mag-yosi. Mas grabe ako mag-yosi sa kanya. Mas grabe ako minum sa kanya. Parang ayaw ko talaga mabitin. Yun yung, kahit dalawa na yung anak niya. Kahit dalawa na. So, yun, ginagawa ko pa rin yung mga mag-yosi din ako, ganun. Then after that, I decided na parang nahihirapan na huminga, ganun. Tapos, iba yung katawan ko. Parang super payat na. Then, dami ko talagang acne, dami kong pimples, iba yung effect. Marami ka ng allergy. Grabe ng allergies ko. Then, yun, nag-stop ako. Dahil may na-meet na din ako ng mga na people from our church na thankful din ako na they guided me
na mag ano ma-transform din ako with God's help din. Ganun. Mabuti naman at hindi ka nagkasakit, no? Kasi sa college life mo pa lang nag-inom, nag-uusi, nagmamariwana ka pa. So salamat talaga at hindi dumating sa buhay mo yung parang ang hirap ba sa buhay. Kasi pag ang yung parang yung consequence na ano matanggap mo sa buhay. So sa marriage life hindi naman nag para ba paano mo na-handle o yung husband mo nag-handle sa iyo na parang parang sinasabi ka wag ka nang mag-use, wag ka nang parang hindi ka ba dinisiplina? Actually, I discipline myself talaga. Kasi when he said na, uy, wag ka na mag-yosi kasi may anak ka na tapos nag-breastfeed na ako. Kasi advocate din ako ng breastfeeding. Yun, na-stop ako kasi makamapasa ko sa mga anak ko. Healthy, at least healthy naman, healthy sila tapos ako lang yung magkakos ng ano ng sakit if ever na ano kahit hindi nila maano yung smoke didikit naman talaga sa mga damit namin so malalanghap din pa rin din nila so yung parang nakita ko sa mga tinignan ko yung mga anak ko then I discipline myself hindi ko na-consider ko rin naman yung pag-reprimand ng husband ko. Pero mas nag-focus ako sa sarili ko tsaka mga anak ko then kasi well sinabihan niya ako sige go nag-stop ako when the time comes na mag-aaway kami gagawin ko nun naman kasi parang para mawala yung pain mawala yung pagka-bad trip ko ganun parang yun yung outlet mo yun yung outlet ko so parang hindi siya mahirap siya tigilin. Parang it takes time talaga. Kasi nakasanayan mo na, nung college pa. Mahirap talaga tanggalin yun. Hirap talaga. So, sobrang, parang sober ako siya. So, I was sober na for 4 to 5 years na talaga. So, hindi na ako nag-engage ng ganyan. If ever na may temptation naman, ako na yung dumalayo. Hindi na ako hindi ko pa kasi kaya na mag face to face talaga sa na may nag-iinom baka kasi makainom din ako. So I flee from it ganun. So hindi ako nagsistay. Sa time na yung pandemic, 'di ba sinabi mo kanina na nawalan ka ng work? Tapos yung husband mo ano naman yung labas na yung pagbinta ng isda yung fresh at saka yung sa aquarium ano naman yung ibang hanap buhay mo or parang sidelines sa part ko ang nagawa ko may nagdi-deal ako ng mga sabon sa isang sa personal collection So, doon ako nagbebenta. Kasi at least may pumapasok naman sa amin. Kasi even nung buntis ako sa bunso namin, nagbebenta na din ako noon. So, yun yung nakakapag-help sa mga kailangan ko sa hospital. Yung para ma-prepare like yung diapers, ganun. Kasi may time din na insert ko lang yung time, may time din na hindi nagustuhan kasi ng brothers ko yung husband ko nung hindi pa kami kasal. So I was parang tinakwil nila ako sa family. Parang ganun lang. Parang hindi naman sa husband mo. Oh, kasi ayaw nila ganun may mga personal conflicts kami noon. Actually, nadamay lang talaga siya. Sa conflict ko yun. Pero nadamay siya. And then, nung nalaman nila na buntis ako sa bunso, so sobrang galit na galit sila noon.
And then, nung time na, well, kailangan talaga namin ng help noon na nasa hospital kami yung nanganak ako. Mm. Pero wala talagang dumating. Well, I was expecting na, ano, parang... Nandun sila. Parang may mercy pa sila, ganyan. Mm. Pero wala. Pero after noon, na ano lang ako, kasi may mga friends akong tumulong sa akin noon. Kasi walang-wala talaga kami, hindi siya nakapaglako ng isda. So wala talaga kami. So umaasa lang kami ng food noon sa hospital. Hindi ka ba nanghingi ng tulong sa kapatid mo? Kahit yun lang pang ano sa hospital? Wala. Hindi ako nag-atubili na mag-chat or mag-message. Kasi baka ma-misjudge naman nila yung husband ko noon na time. And then, nasan si ano? Bakit na ganun? Or baka ma... Parang nag-overthink na din ako noon. Na baka masabihan nila ako na hindi magandang salita. Mm. So, well, I waited talaga for how many years na maging okay kami. Nung time na kinasal na ako, pumunta naman yung isa. So, I understand the other one na ganun. Pero I was grateful talaga nun na pumunta siya. Then, wala. Para sa akin, kung hindi pala ako kinasal, hindi kami mag-reconcile, ganun. Okay. Yun din yung paraan, yung daan para ma-reconcile kayo ng kapatid mo. I think so. Pero yes, parang ganun. Pero until now, we're okay. Kasi yun lang naman yung hinihintay nila, diba? Yung makasal kayo. Masettle. Yung masettle ka. Yun lang. So, yung na time, sobrang down talaga nun. Especially, wala na sila sa side ko. Pero, ang dami kong na-realize after that. Well, iniyak ko talaga ng iniyak. And I don't... Na-feel ko nga ngayon, parang hindi na ako naiyak, no? Kasi parang na-overcome ko na siguro lahat. Mm. Yung mga pain, yung lahat na dadanas ko. And para hindi... Ang sa akin din, my purpose talaga lahat kung bakit. Mas naintindihan ko na ngayon nung nag-mature na talaga yung isipan ko. Happy na talaga yung buhay mo ngayon. Mm. Yes. So, wala na tayong oras kasi talagang kailangan tayo ng part 2. Ano na lang yung message mo na lang para sa mga kabataan na yung sa college days mo na yun bang okay siya mag-inom dahil napuso mo yung college mo. Pero may iba kasi na hindi makapag-graduate ng dahil lang sa dyan. So, ano message mo sa mga kabataan? My message sa mga youth, especially sa mga youth, huwag yung tularan yung lifestyle ko. Though, I have achievements, pero may work na ako ngayon. But, iba pa rin yung sumunod tayo ng sa mga magulang or even kung wala na tayong magulang sa mga brothers natin or sa mga kapatid or mas nakakatanda sa pamilya natin. So, kasi... Para hindi tayo malihis ng landas. And hindi lang dahil na nakapag-honor ako, nakapagtapos, pwede na tayong gumala kahit saan, pwede tayong gumastos. Pero like now, ma-realize, late na yung realizations natin. Tapos, as early as sa edad nyo, parang alam niyo na how to value the things, especially the money na especially hindi niyo pinaghirapan, at least na-save niyo para sa future niyo. Kahit konti lang yan or hindi, at least na magamit niyo talaga sa sakto na mga
ano, mga things na nasa muse in the near future. So, wag sa bisyo-bisyo. Kasi sayang talaga. Kahit ako na, na ano ako, na-realize ko na sayang talaga mag-bisyo. Yun. Okay, Ice. Maraming salamat. Mm-hmm. Maraming salamat sa pag-unlock mo sa amin na iimbitahin ka dito. Thank you. Sa uulitin, kailangan pa ito ng part 2 kasi mahaba-haba pa yung ano natin, tatalakayin, parang klase. Maraming salamat, Ice, no, sa pa-unlock mo dito sa aming show, The Real Talk. Tanggapin mo itong simple token namin para sa iyo. Thank you very much, Real Talk. Dito po natatapos yung Real Talk natin. Hanggang sa muli nating pakikita, panunood. Please follow, like, and subscribe The Real Talk. Row na row. Bye! Thank you!